Ito ang lunas ko, mainit na chamomile tea. Mahirap po tong ganitong pakiramdam. Siguro nararamdaman ko to para turuan kayo. So, bakit tayo nasusuka palagi? Ako nga, medyo parang iba panlasa. Minsan, parang nahihilo ka, pinapawisan ka, o baka kinakabhan ka, o parang nahihilo ka. Hindi mo na sure kung anong cause eh. Bakit nasusuka? May ano ba? May GERD ba? Maasim ba? So, tingnan natin. Bakit nasusuka? Yung iba, motion sickness, vertigo. So, kung may vertigo ka, nahihilo ka, pwede doon ang suka. Yung iba, merong migraine, masakit ang ulo, nasusuka. Yung iba, intense pain, may sobrang sakit sa katawan, nasusuka. Yung iba, sobrang stress, ninenerbios, nagpa-panic attack, nasusuka. Sa akin, tingin ko parang GERD eh. Pag GERD, hyperacidity, syempre acidic yan. Pag akyat ng acid yan, eh masusuka ka. Minsan din, overeating. Parang ako, di ba, pag nagda-diet, gusto ko isang baso, dalawang basong tubig, eh nakaipon na dito. Tapos, medyo malamig pa. Yan, parang laging mahangin ang tiyan ko. I think yan din sa problema. Makabag. So, makabag, mataas yung pressure. Kaya pag matagal ako nakaupo, kumakain, pwedeng maduwal, pwedeng masuka. Diba? Yung iba may stomach infection, may ibang causes pa. Yan. Pregnancy, baka buntis kung babae. Tapos meron mga side effect na gamot. O baka may sakit, may trangkaso, nasusuka, pwede rin. So, depende sa cause. Pero ito, tingnan natin. Okay, pag tiyan ang cause, sa akin, pwede itong chamomile tea na favorite ko itong chamomile. Yan, napakabango. Any supermarket, mabibili nyo. Kahit anong brand. So, chamomile tea, peppermint tea, pangkalma ng tiyan. Pero ang secret nga, huwag din masyadong bondat. Tapos kung tiyan pa yung cause, ito expertise ko, dapat nakatayo ka. Itayo mo, ilakad mo. Kasi pag nilakad mo, at least yung pressure less, para bumaba yung kung nauutot ka, yung kinain mo matunaw, kasi parang nag-iipon yung pagkain eh, kaya bumabalik, kaya nasusuka. Yung iba, tumitikim ng matamis, pwede rin siguro matamis. Yung iba, ginger, apple cider, depende, ito, seltzer, lime, lemon water, para lang maiba yung lasa. Pero ang point ko, hindi rin pwede masyadong bondat. Dapat pa konti-konti lang kinakain mo. Kasi nga yung overeating, mahina pa panunaw mo, ay pwede kang masuka. Kung tiyan ang cause, ha? Ayan, oh. Avoid eating or drinking. Oh. Ayan, oh. Pag nagsuka ka na, maganda wala mo ng laman ng tiyan. Kung gusto mo, hot water lang. Pag mainit na tubig, marirelax yung tiyan. Eh. Kung malamig na tubig, lalong parang na kumukulo, eh, no? Rest your stomach. 5 to 10 minutes pa, sip-sip lang konti ng liquid. Ayan, no? Oh, maghintay ka muna ng mga 8 hours. Yung iba nga, 8 hours, eh. Wala munang kain bago unti-unti. Yung unang kain mo, dapat malalambot lang. Ayan, no? Brat diet muna. Banana, toast bread at konting jam. Yung matamis, konti. Pwede naman eh. Jam, toast bread. Walang mamantika muna. Simple. Gusto mo noodles pero yung matabang. Huwag yung spicy muna. Huwag yung mga spicy. Kasi nga, nasusuka ka na eh. Nasusuka ka na eh. Hindi pwede higa agad kung tiyan. Ito, pag may sakit, nasusuka din tayo. So, mas gusto natin itong mga hot tea, itong mga lemon, orange, siguro pang maiba lang yung lasa, honey, matamis, buko, konti lang, huwag masyado marami. Ayaw mo yung mga oily, alak, kape, di ba? Mas iwas tayo. Yung iba naman, nasusuka pag nagma-migraine, may ganun eh, migraine-induced na suka. So, migraine man siya, or GERD man siya, o heartburn siya, dapat maluwag yung pantalon. Or mag-shorts ka ng maluwag. Kaya ay maipit. Relax lang. Hinga malalim.
baka nervyos eh. Pag nervyos, nasusuka din tayo. Yung iba, ice pack daw. Ice pack. Magpahangin. Diba? Baka nervyos ka, claustrophobic eh, nasusuka eh. Tapos, yung pagkain nga dapat konti-konti lang. Hindi pwede only rice. Half rice lang, tapos baka wala mo na masyadong liquid. Diba? So, mamaya, pag natunaw na yung pagkain, bago ka na uminom ng tubig. Kasi, napupuno yung tiyan mo eh. Ano? Stay hydrated, pero pa konti-konti. Tsaa o clear broth, parang nilagang manok. Clear lang. Huwag yung masyadong magatas, baka sumakit din tiyan mo. Ano, kalma lang. Warm cloth dito or cold pack, pwede rin siya. Fresh air, pahangin, relax lang. May mga gamot over the counter, pero doktor nyo na magbibigay. Okay? Hindi na ako mga metoclopramide. May tulong ba to sa suka? Ako, mas gusto ko hot water lang. Ito na lang ako, ginger na lang, luya. Pwede pa. Basta wag lang matapang. Mas malabnaw. Like ito. Ito si Doc Lisa, papagamit sa akin to 4 beses. Kailangan makaapat daw ako nito bago papalitan tong tea. Kasi nga masyado matipid eh. So, parang 1/4 lang yung gastos. Wala tayong magagawa kung matipid, diba? So, acid reflux symptoms. Okay? Pag acid reflux, ito yung problema natin. Nausea din. Susuka ka rin. Regurgitate, ito problema ko kapon. Mali kinain ko eh. Kasi kumain ako ng spaghetti na oily. Eh, yun lang ang gusto kong malasahan eh. So, spaghetti hindi maganda. Tomato sauce kasi causes heartburn. Oily causes heartburn. Tapos uminom pa ako isang 500 ml. Kaya na-regurgitate ako. Yan o, kaya boses ko medyo hoarse. So, yan o. Pag medyo paus ka, ano yan eh, GERD yan eh, yung acid o maakyat. Kailangan mo ng tubig, hot water para kumalma. So, pag-usapan natin acid reflux kasi yan ang common na cause din ng nausea. Yan o, regurgitating sour liquid. Yan o. Yan o. Kaya ka nga sumasakit, nauubo. Parang mahapdi ang lalamunan. So, pag ito problema, kaya nasusuka, may mga pagkaing iiwasan. Ito yung mga iiwasan natin. Okay? Oily kasi. Pag oily, matagal sa tiyan. Pag matagal sa tiyan, eh, pag nagalaw ka, natawa ka, o na-burp ka, aakyat yan. Di masusuka ka. Pag naumpisan, tuloy-tuloy na yung suka. Mas matagal sa tiyan pag oily food. Ito, tomato. Healthy siya, kaya lang medyo acidic siya eh. Ano? Kamatis. Pizza, chili, yung mga hot sauce. Chocolate, favorite ko, pero parang hindi rin maganda sa GERD. Subukan nyo. Oh, masarap ang chocolate, kaya lang nare-relax niya yung lower esophageal sphincter eh. Nung isang araw, nag-chocolate ako ng GERD, kahit dark chocolate. Kaya pa konti-konti lang. Damihan mo na lang chamomile tea. Garlic, onion, spicy foods. Baka lalo ka masuka. Morning heartburn, yan. Minsan pagising sa umaga, syempre galing higa ka eh. So, akit yung acid. Kaya nga, elevate ulo, iwas sa alcohol, coffee, and spicy food. Huwag din magpapataba. Mas mataba, mas nasusuka kasi nga masikip ang tiyan. Anong kakainin? Pampakalma, gulay lang. Pakonti-konti. Yan, mga pakwan, oatmeal. Yan, lean meat, seafood. Egg white pwede. Healthy fats, pwede rin. Lifestyle change, exercise. Sabi ko, di ba, galaw-galaw. Pag gumagalaw, mas natutunaw. Wear loose clothing. Pakita mo to, Doc Lisa. Maganda to eh. Pangsuka din to. Ayan, oh. Exercise, so, para bumaba yung kinain. Sit up straight, very important yan. Maganda tong tips eh. Wear loose clothing, yan o. Oh. Iwas sa mga nakaka-trigger. Spicy, alcohol, chocolate. Chew slowly. Ito kasalanan ko to. Mabilis ang kain, nasusuka. Pakonti-konti, small meal. Hindi mga only rice. Yan, no? Minimize caffeine. Nakataas ang ulo. Pero mainly, yan, no? Intay ka 3 hours bago humiga. Dapat nga 3 to 4 hours. At medyo nakataas yung ulo. Okay?
So tulad na sinabi ko, other tips, huwag magpapataba, alam mo na yung mga iiwasang pagkain, elevate the head, di ba? Yung mga pampakalmang pagkain, sigarilyo, alak, syempre, di ba? Hindi maganda sa tiyan. Other remedies to nga, mga peppermint, hot water na lang pag walang problema. Tight clothing, yan, masusuka ka dyan. Okay, tsaka pinakamahalaga, relaxation. Kasi nakita ko, minsan, pagkabado ka, ayaw bumaba talaga yung pagkain. Kasi matatakot ka na ako, machochoke na ako, mamatay na ako. So, kailangan marirelax ka, rirelax mo. Pag nag-relax ka, re-relax din to, re-relax dito, re-relax ang tiyan, mas gagalaw yung bituka, mauutot, madudumi. Pag bumaba yung pagkain, hindi ka na masusuka, dumaan na eh. Hindi magta-traffic sa sikmura. So, positive outlook may tulong din sa GERD at sa suka. Salamat po.